At tayo po'y inisapok dito sa iglesia, gaya po ng mensahe na Diyos po ay isa, sila. Ngayon tayo po, ang kalaban po natin ay pinag-spiritual, ay spirit, hindi po yung body. Ngayon, kailangan po tayong aware kung ano po yung spirito. Ibig sabihin, may hayag po ako sa iglesia nito. Nakita ko po ang spirit pong gumagalak na kailangan pong aware tayo. Yung sinasabi ng critical spirit. Amen? So, mayroon pong illustration tungkol po doon sa sinasabi ng critical spirit. At patasahin ko rin po sa inyo ang verse sa Book of Romans. Isa po siyang maliit na buto na nag-drop po sa ground. Ngayon, nangarap po siya na nung siya ay sumibol, nangarap po siya ng isang bulaklak. Inspiration. So, nakita po niya yung rose. Sabi niya, ayaw mong yung rose dahil may dinik. So, nung gumala naman siya, nakita na po yung lily. Yung lily, ayaw naman po niya yun dahil color red daw yun. Ganito lang, pinangarap po niya, ganito ang bulaklak. And, gumala po ang kanyang paningin, nakita na yung violet. Bulaklak na violet. Ayaw naman po niya yun dahil malapit po daw sa crown, naka-crown daw niya. So, ngayon, nung kalaunan po na lumaki po siya, nakita po yung salilat na tumubo niya, siya po yung damo. Nakita niyo po po yung iglesia na yan? Sa iglesia po, mayroon pong ganon. Na nangangarap, nakikita, pero hindi na-appreciate po ang kabutihan po ng Diyos. Ngayon, kung doon po tayo ngayon, taglay po natin yung katangian na dala po ni Satan doon sa iglesia. Sana po wala maging gano'n ang ating pananaw. Appreciate po natin palagi ang gawa po ng Diyos. Kasi iglesia po ito ng Diyos, mayroon po siya ginagawa. Bawat punta po natin. Amen. Iwasan po natin yun, baka darating po ang panahon na nangarap po tayo na maging isang bulaklak, tayo po ay parang isang damo na hindi po mapapakinabangan. Doon sa book ng Mateo, may parable po doon na wheat. Doon sa wheat po. Nasabi nga, pupunutin ba natin? Huwag. Kasi pagdating ng pagdating sa kanalan. So huwag po tayo maging ganun, baka hindi po natin mamalayan ang sarili natin na pagdating po ng pag-uhusga, ay wala po tayo doon sa pagdating ng Panginoon. So sabi ko doon sa Romans 2, mayroon po roon, Romans 2 verse 1 and 3. Kaya na, sino ka bang humatol sa iba? Wala kang may dadahilan sapagkat sa paghatol mo sa iba, hahatulan mo rin ang iyong sarili. Palibhasa, ikaw ay humahatol at gumagawa rin ng kanya. Nalalaman natin makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa niyon. Akala mo ba'y may iwas ka sa hatol ng Diyos kung hahatulan mo ang mga gumagawa ng mga maling gawain na ginagawa mo? Doon sa Romans 12, kailangan po mag-ingat po tayo. Kasi po makapangyarihan po ang ibibigas ng ating bibig. Kung hindi po natin ingatan, magagana po yun. Tituloy na hindi lang po ito ng Panginoon bilang mananak po tayo. Na kailangan aware po tayo dahil ang Espiritu po sa mundong ito. Ang siya nga nung isiging Espiritu po, palaging po inupulit. Doon po sa Romans 12, verse 3, sabi po roon, dahil sa kaloob ng Diyos sa atin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit
sa nararapat ang iyong sarili. Sa halip, pakalingin ninyo ang tunay ninyong katatayuan. Ayon sa sukat ng pananampalataya, ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Doon sa Pilipiyan, ito napakahalaga po nito para po natin malaman palagi. Meron tayong kalaban palagi, pero tayong uipon at isitan kung tayo po yung inatasin. Sa Pilipiyan 2, verse 3, sabi dito, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang ang hangad ninyong madanyan. Bagkos magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y higit kay sa iba. Bakit pa ang mga bagay na ito ay sinasabi po? Dahil minsan po hindi po natin namamalayan. Nakakatulad po tayo ng restriction of age na nangarap na maging isang bulaklak pero namamalayan niya kay sinasabi po. Tayo po, anak ng Diyos, we proclaim. Pero kung tingnan po natin, nakatulad po tayo ng Panginoong Jesus habang po tayo lumalakad. Iiwasan po natin. Kung ang isang bagay po, lalo po sa mga pag-uusap natin o mga confrontation natin sa mga hindi pa nilang palataya. At kung ang ating mga sinasabi, umaayo na po tayo doon, alisin po natin ating sarili. Ingatan po natin yon kasi yung pong spirito na yun, pag hindi natin na malaya, pag kayo nakiwalay, taglay nyo na po yun. Bakit pa po sinasabi ko ito? Kasi karamihan po. Dahil po sa kulang ng ating kaalaman sa ita ng Diyos, nakatanay po tayo. Ang isang bagay po, ang ordinary bagay, pag siya bumagsak, madali po siya. Pero pag yun siya umangat, it takes time, pressure, para umangat. Gamin po sa pananampalataya. Madali po tayo pagkatuloy yung pag-angat po natin, napakahira. So kung tayo po'y napupuspos sa Panginoon, tinatang po natin yun. Paano bang paraan para natin maingatan? Yung kung maghapon, i-galwin po natin ang mga nagaganap sa atin, kung may bagay ba na glory by our God, o kung hindi, patisihan natin para yung pinamagaganap ulit ay palibago na naman po yan. Hindi po magkakaryo ng ating puso. And then, kasi hindi po natin alam. Ang spiritual po nakikita sa spiritual na pananaw, hindi po physical. Hindi po natin nakikita ng ating naked eye yan, mga bagay na yan. Maliban lang po na spiritual ng Diyos na nasa atin. Lalo po doon sa mga bago lang sa Panginoon. Na kung may mga reason na kung saan akong lumapit sa Panginoon, bakit marami na akong problema? Eh, nawawala. Matatakot po. So, ingatan po natin. So, yun lang po ang ating i-share. Kasi yun po yung karamihan po na nagaganap sa mga pinagano. Walang sukat po nito ang, ano, ang pananampalataya natin. Pantay po yun. Kailangan po natin, ha, mag-grupo tayo sa ating pananampalataya. Para yung pananampalataya po na yun, parang bagay ang ating na-encounter, yung grupo na kayo tayo. Amen. Tarapakan po natin ang Panginoon. Thank you.